Magandang araw. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa stress sa kabataan, kasama na yung depression, pag-iisip ng suicide, tapos anxious sila, may anxiety, hindi lang ho sa ating mga kabataan, ganun din sa ating mga may edad. So, kailangan itopic na natin ito. Yes, ito kasi pinakamalaking problema ngayon ng kabataan. Yung mga pag-aaral kasi nakakatakot kasi around 29% ng mga kabataan age 30 to 70 nag-iisip na magpakamatay o may gagawin sa sarili. So napakarami nitong numbers. And ayon din nga sa mga psychiatrists, talagang padami ng padami yung may depression, anxiety, and suicidal tendency ngayon. Ang nakikita nilang problema ay yung sa social media. Pero hindi naman masama magkaroon ng Facebook, YouTube. Yung paggamit daw kasi. Yung iba kasi pag ginagamit yung social media nila, let's say yung Facebook nila, puro daw negatibo na po-post, puro emote, puro problema. Kasi na-stress sila sa buhay, na-stress sila sa internet. Lalo nila nilalabas yung stress, lalo nila ine-emote. So, pag puro negative ang pinopost nila, baka nagbabash sila, o yun na lang ang tinitingnan nila, lalo sila na-stress, lalo sila nalulungkot dun sa buhay nila. So, ito yung isang malaking factor. At ang payo nga dito ay mag-exercise, mag-attend ng mga religious group, magbasa ng libro, at kumausap ng tao. Kasi kailangan mo yung outside the social media world eh. Naka-overwhelm sa maraming tao. Bakit naka-overwhelm? Una-una, naiingit ka sa ibang tao, nakita mo iba yung buhay nila, baka mas masaya, at minsan, nababash ka rin doon. Kasi nga, yung personality mo, yung kalahati ng katawan mo, nandun sa Facebook, nasa Instagram, eh, sa Twitter. So, pwedeng nakarelax ka ngayon, eh, pero binabash ka na pala doon. So, paglabas mo, uy, alam na ng tao ng chismis sa'yo. So, mahirap yung dalawa na yung inaalagaan mo, sarili mo na may problema ka, tapos may problema ka pa doon sa nagbabash sa'yo na kadalasan naiingit lang naman. Dok Lisa. Yes. Mas pinapayo natin mag-exercise yung mga physical work. Tsaka yung physical din na usap sa ibang tao, mas maganda yon kesa laging nasa gadget. So mas gusto natin kausapin nyo yung mga pinsan nyo, kaibigan nyo, mas lumabas tayo ng bahay. Kung pwede nga dumami o lumaki yung physical friends nyo, hindi yung friends lang sa cellphone. Ang problema kasi marami rin po ako nakakausap na nadidepress dito sa pagkakaroon ng Facebook nila, Facebook page nila. Una-una, pag meron kayong account, talagang may magbabash. Okay? Imposible na walang magagalit. Kasi public siya. Nakikita ka ng maraming tao. So, meron talaga hindi matutuwa kahit ano i-post mo. So, expect mo na. Wala talagang 0% na magbabash. Tingnan nyo yung mga artista, ang dami nagbabash, 20%. Politiko, almost 50% ang magbabash kahit anong politiko, di ba? So, marami talagang bashers all throughout. Ang masasabi ko lang, kung meron kayong page, meron kayong account, meron kayong channel, kung ang bashers nyo, 15% lang, palagyan natin sa 10, isa, dalawa lang, pwede na siguro yun. Oo, acceptable na yun. Kung 100 ng comment, 10 hindi maganda, 90 maganda, pwede na yon. Kasi wala naman talagang perfect. Eh. Baka 80% na likes ka o 90% likes, sobra-sobra na yun sa atin. Kasi na-expect talaga natin. And isa din, pag nagpo-post ako, Doc Lisa, hindi ko kasi pinopost gaano yung tungkol sa sarili ko. Eh. Oo, alam ko yung iba yun ang gusto na nagja-jogging, kumakain na masarap. Pwede yon, kaya lang mas malaki ang chance na mabash. Eh. Yes. Kung sarili mo lagi ang pinopost mo, ito award ko, ito ginagawa ko, parang ina-expose mo sarili mo, medyo mas mahirap. Kaya yung ginagawa namin, more tips ito. Like itong payo, 100% para sa inyo tungkol sa high blood diabetes. Wala naman kami makukuha dun para lang sa inyo. So pag ganun ang ginagawa mo, may art ka, may kanta ka para sa audience, mas hindi ka mababash. Yun lang ang tip ko. Yes, dun sa mga kabataan na mabilis mainggit, meron kasi dyan maingitin. Isipin po natin na yung mga nakikita natin na friends, o bakit sila
mas masaya yung family niya. Kasi nakikita niya lagi sa abroad, laging kumakain sa labas. Mm. Isipin niyo po na may wag niyo pong kaingitan yon. Kasi may mga tao na sadyang mayabang. Ang pinopost lang yung mga mamahalin, magaganda. Pero yung mga malulungkot na pangyayari sa buhay nila, hindi naman natin nakikita. Kaya wag din natin i-judge agad na masayang masaya sila, bakit tayo malungkot? Bakit tayo kulang sa pera? Bakit hindi tayo ina-abroad ng parents natin? Bakit hindi kami madalas kumain sa labas? Eh yung iba, konting kibot, naimbita lang sa buffet. Naku, yun na yung ipopost. So, yun po, wag ho tayong mainggit agad kasi maaaring ang naipopost lang nila ay yung kayamanan. Pero yung kalungkutan, hindi naman nila napopost. Oo. Ang mahalagang tips kasi dito sa message natin sa video, isa lang eh, yung laging may solusyon. Alam ko, very common yung suicide. Actually, ang kwento ng mga psychiatrist, mayroong mga 10-year-old na tanggalan ng cellphone, gusto na maglaslas. Merong babae, meron siyang boyfriend online pa lang, online boyfriend, tinanggihan eh, uminom na ng kung anong chemical. Meron isang tao, estudyante na bash, nagpakamatay din. So, lagi nyo lang isipin, laging may solution. Okay? Kahit gano'ng kadilim, kahit gano'ng ka-negative, gano'ng kalubog yung buhay mo, ganyang kalubog, lagi yung may solusyon. Isip mo lang wala eh. Isip mo, wala na akong magawa, wala na nakaintindi sa akin, wala nagmamahal. Pero lahat yan may solusyon at lahat yan lilipas. Normally, time lang eh. Time lang ang solusyon. T-I-M-E, oras lang. Ngayon, super laki problema. Ikaw na pinaka most hated person in the Philippines. Palagay natin, may ganon. Ikaw na most hated. Wala na may gusto sa'yo. Maghintay ka lang na 1 month, 2 months. Kita mo, okay na rin yan. Hintay ka 3 months. Yung iba, nahulihan ng sex video, di ba? Pinagpiestahan. Pero after many years, okay din naman, di ba? Yung iba, pumatay, nakulong, kriminal. O pagkaraan na ilang taon, kung magbabago siya, makaka-recover naman siya eh. Diba? So, wala talagang permanente kahit ano pa nagawa mo, kahit may nagawa kang illegal, meron ka nasaktan, meron kang ginawang dapat ikakulong mo. Talagang makulong, maging kriminal, meron pa rin pag-asa lagi dyan. Kasi pwede pa tayo magbago. Okay? And ano mga risk factors bakit nadidepress? Pag may sakit, may problema sa pamilya, nabubuli ka, na trauma ka, may abuse, nag-away ang magulang, magdi-divorce, yan, stressful yan. Sexual identity, hindi mo alam kung gay, lesbian, kung ano man yung feeling mo, yan, na, very stressful yan. At yung edad na very stressful, 25 and below. Yes. 25, 13 years old to 25, nagpipik na mga siguro 15 years old to 21, yan ang pinakamagulo sa isip. Tayong matatanda, wala na tayong karapatan mag-stress. Sabi ko nga, pag 40 ka na, sanay ka ma-depress, wala na. 50, 60 years old, ilang taon pa abuti natin. Wala ka ng time mag-stress, stress. Nalampasan mo na dapat yan. So, tips natin sa mga kabataan. At para sa lahat, 3 important tips. Number 1, kailangan kung mausap ka ng tao. Yan ang pinakamahirap. Physical kausap, kung cellphone lang. Kailangan meron kang kakausapin. Kung hindi ka okay sa parents mo, hindi ka okay sa kaibigan mo, hanap ka ng teacher, pastor, counselor, o kahit sinong kaibigan, basta may makausap kang tao. Actually, okay? Pwede ko bang sabihin, kayo pong kabataan, mas magaling mag-research. May kilala po ako, siya na talaga yung humanap ng doktor niya, ng psychiatrist at psychologist niya. Kung hindi kayo maintindihan ng magulang ninyo, kayo na mismo ang magkonsulta. Wag ho kayong mahihiya. Pumunta ho kayo sa information ng hospital. Tama. Or mag-search kayo sino ba ang psychologist dito or psychiatrist dito. At mag-consulta kayo. Kasi po yung minsan yung mga magulang natin, sarado pa yung isipan natin, ang pagkukonsulta sa psychiatrist, may problema lang yan, may sakit sa pag-iisip. Hindi ho ngayon ganun. Kailangan ho natin ng professional help doon sa ating problema. Yes, ako yung number one magko-consult sa psychiatrist. Yes, matagal ako ng psychiatrist before. Hindi nila alam yan. Pero madalas ko naman pinakwento, may major depression ako, Doc Willie, 10 years ako depressed. 10 years ako nag-gagamot, antidepressant, nag-psychiatrist ako siguro twice a week for
nung med school, napakatagal. Masarap pumunta sa psychiatrist. Tatanggalin niya yung basura sa utak mo, bibigyan ka niya ng gamot, makakalma ka para maayos yung buhay mo. Kasi minsan, kailangan ng konting support. So, number one, talk to an adult teacher, pwedeng psychiatrist, psychologist. Tip number two, huwag mo i-isolate sarili mo. Okay, lalo mo i-isolate, lalo kang manghihina. So, pilitin, makipagkaibigan, huwag din uminom ng alak, droga, bawal. Alak, droga, bisyo, lalo kang madadownwards. Opo, huwag po magsigarilyo, huwag magsugal. Magbawas sa social media. Ayan, pag depressed ka na, iwas na muna siguro. Mahirap, huwag ka na mag, kung ano-ano pa, kasi lalo ka lang may stress. Eh. May correlation, Lisa. 5 hours or more time sa Facebook, YouTube, ay mas mataas ang depression rate. Mas matagal ka naka-online, mas mataas yung nadidepress at nalulungkot. So, try mo muna umalis. Pwede naman, di ba? Try mo muna tingnan yung buhay-buhay. Number 3, adopt healthy habits, di ba? Exercise, pagkain ng healthy. Kasi hindi lang yan emotional, genetic din yan, plus physical. Kung kinakain mo, puro matataba, mamantika, so magbabara yung mga utak-utak natin, hindi rin maganda. Pero kung maganda daloy ng dugo, ang kinakain mo gulay, nag-vegetarian ka, di ba, masustansya kinakain mo, at kailangan kompleto ang tulog. Okay, 8 hours. Kung di mo kaya 8 hours, like ako, 6-7 hours lang tulog ko, di higa-higa na lang, pa-easy-easy lang tayo, kahit medyo puyat. So, para sa mga kaibigan naman, ito Doc Lisa, yung mga kaibigan na tutulong sa depressed, suicidal, kailangan makausap mo siya. Kailangan puntahan mo siya. And number 2, hindi mo kailangan alam mo yung sagot. Kahit hindi ka marunong kumausap sa suicidal, sa depressed, basta puntahan mo, makinig ka lang at mag-support. Basta nandun ka lang. And encourage mo yung friend mo na maghanap ng tulong sa psychologist at psychiatrist. Doc Lisa, final tips? Yes, importante po ang social support. So, pumunta po tayo sa mga religious groups. Pwede din po yun, yung mga Catholic or Christian groups. Kasi meron dong mga pagkanta, pagdarasal, nakakatulong din po yun. So, sana nakatulong itong video natin. Pwede kayo mag-comment. At sundin po yung mga tips kasi napaka-importante ito para makaligtas tayo ng buhay. At yung mga nakikinig natin, kung kayo yung depressed, at least mag-effort kayo na lumabas dito sa bahay nyo at dun mo lang makikita ang solution. God bless po.